life. Ano po? Let me just share this one. Yan. Ano po ba talaga ang kapalit, no, ng isang transformed life? May two segment po tayo hanggang bukas. Ano po? So, let's hope and pray na, no, we'll be on time and ma-discuss po sa atin. Ano po? So, this afternoon, I want to share with you yung source, no po, ng transformation. And then, magta-transition tayo hanggang bukas. Ano naman po talaga ang effect nung kapag naunawaan natin yung source of transformation in pursuing transformation, yung part ng tao in terms of transformation of life. Bukas po yun. So ngayon po, yung source, no po, yung ginawa, kung sino ba talaga ang source kung bakit nagka-transform ang tao. Amen? Praise God. So, sama-sama po nating pakinggan ang ating pagtuturo sa hapong ito. No po, kasama po ako. No? Dahil alam niyo po, kami pong mga nagtuturo ay tinuturuan din habang kami ay nagtuturo. No? Totoo po yan. Kami pong mga nagtuturo ay tinuturuan din po kami ng salita ng Panginoon habang kami ay nagtuturo. Amen. Praise God. Okay? And then, salamat po. No? Sabi po ni Pastor Eric Tech, we are praying for you always po. Thank you po. God bless you always. Salamat po, Pastor Eric. No? Hope to see you soon. No po? At kasama yung ating mga mababait, ating mga welcoming pastor dyan sa Santa Cruz, Laguna. No po? Magandang hapon po sa inyo. Amen. So, the cost of transformed life. Okay? Sabi po nila, no po, let me just share the verse. Sabi po dito sa Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world. Okay? But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No, tingnan po natin yung naka-highlight. Be transformed by the renewing of your mind. So yung pagbabago ay nag-uumpisa, no? Base sa salita ng Panginoon sa pagbabago ng ating isip. No po? Ano pa po? Sabi dito sa Romans 8 verse 9, why? Bakit natin kailangang ma-experience yung pagbabago sa ating pag-iisip? But you are not in the flesh. Amen. Yung pag-iisip na makilala natin yung ating Panginoon, pag-iisip na tayo magkaroon ng communion sa ating Creator, no? Why? Because you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed, the Spirit of God dwells in you. Mga patid, ito yun. Pag po, ang banal na Espiritu ay totoong nananahan sa ating mga buhay, makikita yung pagbabago. Makikita po yung dating ikaw na nagbago na, na ikay binago ng bago, na ikaw na po'y bagong tao na sa panahon ngayon. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, sabi, pag daw wala ang Spiritu ng Kristo, ang tao ito ay hindi kay Kristo. So anong ibig sabihin mga kapatid? Kahit sinasabi po natin na tayo naniniwala kay Kristo, tinanggap natin si Kristo. Okay po? Pero wala sa atin ang manifestasyon. Wala sa atin ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo, Jesu Kristo. Siya daw po ay hindi kanya. He is not His. So anong kahalagahan nitong two verse na to sa atin? You have to understand who we are, our identity, para alam natin kung sino ang pagkukuna natin ng pagbabago dahil kilala natin kung sino tayo. Okay po? Just hang on. Just hang on, mga kapatid and mga kaibigan. Amen? As introduction, sabi po dito, many people explain salvation as going to one place. You may place that even that you may take different ways arriving on the same spot. Marami nag-explain na ang salvation daw ay walang specific na paraan. Para lang daw ito ng pagpunta sa isang lugar. Parang pupunta kayo ng Maynila, no po? Pwede kayong dumaan ng maraming daan. Pero ang kahahantungan nyo pa rin ay yung lugar sa Maynila.
inihalin tulad sa isang lugar yung salvation. Well, that's not acceptable because salvation is not of the natural things. Salvation is a spiritual thing. Well, also, people declare that man can change himself. Po, yan ang ano, yan ang trend, no po. When you read developmental book, when you read the philosophy books, when you read sociology book, okay po? Man can determine his life o yung tinatawag na determinism. No? Pero sabi dito, also people declare that man can change himself. Thereby, he attains, nararating daw po niya, nakukuha daw po niya ang transformation by his effort, by planning and strategy. Okay po? And however, the word shed, kung mapapansin nyo, it's a capital letter word. Meaning, it's the Bible. The word shed a different life. There's no one. There's one way to salvation and transformation. And sabi sa Biblia, it is Jesus. Amen and amen. Okay po? So mga patid, before we dive in, no po, let us share the blessing. Okay? Let us share the word. Let us share this segment. No po. Ako man po, mga patid. No? Sabi nga po sa inyo, kami pong nagbibigay ng mensahe, kami pong nagtuturo, ay tinuturoan din habang kami nagtuturo. So, hayaan po natin ang mga salita ng Panginoon ay makarating sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. No po. Just send it. Let the Holy Spirit move in them. Marinig nila. Ang mahalaga kasi makarinig po eh. Romans 10:17. Faith cometh by hearing. And hearing by the word of God. Praise God. Amen po. Amen. So, ayan. No? Sa aking uncle, no? Uncle Robert Faustino Politic, Uncle Obet, no? Welcome po, Uncle Obet. Siyempre, welcome na din natin si Maria Raso, no? Ang ating masipag na coordinator ng ating pong platform na DLS. And siyempre, isa po sa mga naging si Pastor Eric at si Pastor si Brother Emat Galindo, Pastor Emat Galindo. These are people po na na-interview natin dito. No po, welcome po mga kapatid, no po. Pagpapala po kayo sa amin, no po. No? Kung pwede lang ulitin ang kwento nyo. Ha? Grabe. Itong si Brother Emat, napaka ano rin ang kanyang pong testimony mga kapatid. No po. And then sa aking bayaw, sa akin pong brother-in-law. No po. Magandang tanghali sa iyo, Brother Richard, Kuya Richard. No po. And then, syempre, sa from Angandanan, si Pastora Micaela Luna. No? Pastora, magandang tanghali po sa inyo. Evelyn Bue, okay po. Magandang tanghali din po sa inyo, Sister Evelyn Bue, no? So, hindi ko alam, Sister Evelyn, kung kayo ba'y nandito o nasa Davao, ha? Basta kahit saan kayo nandun, no? Patuloy natin pakinggan ang ating pong platform. Okay? So, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, let us share this, no po? At yung mga nauna pa mga segment, share nyo lang po sa mga kaibigan natin, no po? Share nyo lang po sa mga mahal sa buhay dahil we can never tell what the Word of God can do to their lives. Life transformation. Amen? Hallelujah! Tuloy po na tayo. Sige po. Ayan. At syempre, sa aking kaisa isang mamita, kapapasok lang. Mamita Tess from Laguna, mami. Hindi ako natuloy itong linggo ito. Baka next week na ako makauwi. Praise God. Ingatan po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Okay po. Now, tuloy po tayo. Yung bang transformation ng buhay? Okay. Kasi, ano ba talaga yung kapalit ng transformation? Kasi walang free eh, mga kapatid. Okay po? At makikita nyo po. Sa world po kasi ganun, palagi may kapalit. Huh? Maybe this afternoon or tomorrow, no? Mas maiintindihan natin. Sabi po dito, yung bang transformation, is it the strategy that counts? Yung mga natututunan nating kung paano gawin ang bagay sa sariling paraan natin by mathematics, by management, by principles and philosophies. Maybe it can help. Amen? Para balance. Tama po? Nakakatulong naman talaga.
No? In short, makukuha natin ito sa education experience at sa ating mga businesses. Tama po ba? At mga tools, no? Yung mga panibago, mga technology ngayon. You can learn from these things. You can learn from this. It can fast track your business. It can fast track your profession. But really, on the bottom line, radically speaking, is it the strategy that transform human? Ito ba talaga ang napapabago ng buhay ng tao? O small wins, temporary wins? Amen? Or self-development plan? Huh? Yung ating knowledge, yung mga workshop na inaatin na natin, yung ating mga nag-gain na education, amen? Yung mga learning natin, mga seminar, mga skills, in short, yung ating competency. Okay? We call that cash. The knowledge, the attitude, the skills, and the habit. Is the cash develop us for transformation or it helps us? Ito ba talaga yung main point? Ba't nagbago ang tao? O merong mas mataas at mas malalim pa? Amen? Okay, kung mapapansin nyo po, no, kung mapapansin nyo po, ang approach po ng teaching dito sa atin sa DLS is more of the biblical perspective with an application to our daily lives. Kaya mapapansin nyo po, makikita nyo, matututunan nyo kung balansehin yung ating ginagawa. Na po, nabagamat mabuti yung ating natututunan sa labas, meron mga mabubuti dyan, especially sa education, sa experiences natin, no po, sa mga seminars, sa mga trainings. These are all good. But the thing is, ito ba'y kumpleto para mabago pa? Dahil marami na pong naging master's degree, may PhD, maraming lisensya, pero malungkot ang buhay. So ibig sabihin, it is not the self-development plan that transforms life. Amen? Now, or is it the success? Is it the vision we have? Ha? Huh? Ito bang mga inspiration na to? Ito bang mga tinatarget natin sa buhay? Ito bang mga to ang nagbibigay sa atin? Sabi ko nga, marami sa atin ang nakagain ng higher education, specific skills, specialized skills, highly technical competencies. Na po, I for one, I work on the corporate both here and abroad for 25 to 27 years. But as I obey and I walk along the journey of my Christian life, amen, ay lalo ko pong nauunawaan that everything that I've learned from the past, the principles, the management systems, okay, the true source is the Word of God. Interested? Palagi kayo manood ng DLS, ng Daily Life Sharing. Yes, everything, the source, no po, the original knowledge comes from the Word. Meaning, from the Bible. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:7, ever learning, but has not come to the knowledge of the truth. Amen? Ever learning, natututo po tayo. Mabuti yon. Nag-aaral tayo, mabuti po yon. Pero ang pinapaalala po sa atin ng Panginoon, this comes from me, sabi ng Panginoon. At kung itatanggalin nyo ako sa equation ng buhay nyo, this learning will be senseless. This learning cannot fulfill your life. This learning cannot totally change you. Dahil, bakit? Dahil ang edukasyon ay may limitasyon. Tama po ba? Ang edukasyon ay may limitasyon. Okay po. Now, I just hope, no po? Okay? So, welcome po kila Brother Dante Binamira, Paul Christian, okay po? Maria Priscilla Eugenio, okay po? Digna Pinili, wow, Ate Digna, present ka ulit, ha? Kasama namin ito kanina sa intercession, no? 4 to 6. Maria Priscilla, okay? Excuse me. Sa aking kapatid from Laguna, Ina Faustino, no? Si Teacher Ina. Teacher Ina, see you next week. Okay po.
Okay, praise God. No po? Ayan. Paul Christian from, eto po si Paul Christian, eh, naging bisita rin po natin to. Okay po? Naging na-interview din po natin to. Napakaganda rin po ng ministry ng ating kapatid na ito, mga kids from Paite, Laguna. Wow! At napakasarap ng kape nila. Praise God, Paul Christian. Ha? Magandang tanghali sa iyo, kapatid. Wow, dali lang po ha. And then, ayan. Okay po. Yan. Sige, tuloy na po natin. Now, sabi kanina, but you are not in the flesh, but in the spirit. Mga kapatid, pangarapin natin. No? Siguro po, nagtatanong kayo. Eh, pastor, paano po ba maging in the spirit? Yan. Yan po yung magandang ano, mamaya, pag-uusapan po natin. If indeed, the Spirit of God dwells in you, now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. So, ibig sabihin mga kapatid, may kailangan kang tanggapin. May kailangan kang ma-acquire na hindi kayang ibigay ng mundo. Uulitin ko po. You need to acquire something, magkaroon, matanggap sa'yo, na hindi kayang ibigay ng mundo. Alam niyo, may mga bagay na hindi kaya ibigay ng mundo. Sabi sa John 14:27, katulad ng kapayapaan, the peace I give to you is not the peace the world gives to you. No? At ano pa? Ang world, hindi kanya kaya baguhin. Kaya kanyang tulungan magbago. Kaya kanyang tulungan ma-modify ang behavior mo. No? I, for one, no? I'm a behavioral psychologist. Kaya nating tulungan ang mga tao ma-modify yung behavior. But I'm telling you, we cannot change the life of a person by counseling. The person should encounter a higher being. A person should encounter in the spirit. Sabi dito, but in the spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Alam mo niyo po, I just hope may mga kaibigan at may kaklase ako na nakikinig from PUP, no? I just want to say thank you kay Teacher Elmer De Jose San Jose, De Jose, and sa dean namin, no po? Naalala ko dati kinausap niya ako. Dadating ang araw, pagka nag-mature na ang isip mo, sabi sa akin. Noong time na yun, I really full-time ako sa activism. Sabi sa akin ng teacher na ito, I'm praying na mabago pa yung isip mo. Thank you so much, Teacher Elmer De Jose. No po. And by the way, congratulations. Alam ko na PhD ka na po ngayon. No po. So hope to see you soon. No po. So alam niyo po mga kapatid, pagdating sa Romans 8:10-11, and if Christ is in you, okay, pag daw po si Kristo, ito na po yung sagot niyo po. You have to accept Christ. Po, just hang on. Listen lang po muna tayo. And if Christ is in you, the body is dead because of sin. Tayo po'y patay. No po? Dahil sa ating mga kasalanan. Amen? But the Spirit is life because of righteousness. Kanino nang gagaling ang righteousness? Sa ating Panginoong Hesus Kristo. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Kapatid, wala imposible sa Panginoon. Kung paano gumagawa na po, nagbabago ang Panginoon ng buhay noon, nagpapatayo ng mga pilay, kung paano nagbabago ng buhay, kung paano nabigyan ng tsansa ang mga makasalanan noon, the same today. Hindi po history, hindi po urban legend si Jesus Christ. Hindi rin po urban legend or mysticism ang Bible. Bible is the manual of life. Matagal na tayo nagbabasa ng mga developmental book, personality development book. It will work for some time. Kung hindi na bagong spirit, there's no renewing of the mind. Sabi sa Romans 12 verse 2. Do not conform to this world. By what? By the renewing of your mind. Kaya marami po sa atin, nalululong sa bisyo, hindi makaalis sa bisyo.
Akala nyo po yung gamot? Akala nyo po yung rehabilitation? Akala nyo po yung tinuturo? No. It is really that when you encounter the Lord. Marami po akong kilala. 18 years na drug addict. Ilang beses nagpabalik-balik sa rehabilitation. Ang nagpabago po sa kanya ay nung siya tumira at nabigyan ng gabay sa loob ng simbahan, sa loob ng church, nagabayan ng mga pastor, ng mga kapatiran sa pamumuhay na suportahan. At alam niyo po, ang salient message pag ikaw ay kinakalinga ng mga tao ng Diyos, alam niyo po kung ano? Ang pagmamahal. Mamaya makikita niyo po. Na ang makakapagpagaling pala sa pusong nasaktan, sa pusong walang pag-asa, sa taong kinokondem ng mundo, ay pagmamahal. But the spirit of me who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His spirit. Kapatid, let's all pray, no? Na ang mga taong nakakarinig at mapapasahan natin ito ay hipuin ng Espiritu. Maging bukas ang kanilang puso at kanilang pangunawa. Hindi po natin ginaganap, hindi po tayo nagkakaroon ng DLS just to share the word. Hindi po. Mas gusto, malalim po ang dahilan natin. Ang dahilan natin, we want them to go back to their Creator. Magkaroon, mabuo, ma-patch up. No, ma-restore. No, not patch up. Sorry for that word. To restore the broken relationship because of our sins. Okay po? Now, the cost of transformed life. Yan. Meron po tayong 4 points na po. At kada points, meron po ako inihandang tig to 20 slide. No? So, pipilitin po natin. Hindi po. Kundi lang yan. Amen? Praise God. Basahin lang natin yung ibang ano, no po. So, si kumparing Ohel, no, Kapal, naku po, magandang hapon sa inyo dyan, no? Regards kay classmate. Okay po. And then, kay classmate Karen, no po, Sandoval, Kapal. Kay Ria Lainez Alfiler, Shekinah Kalingasan. Okay po. Welcome, welcome. And then, Willardo Obnimaga. Wow. And syempre, sa ating napakasipag, no? Montehermoso Copol. Okay po. Kay Kuya Morris and kay Ate Sally. Chito Guillermo Danog. Wow. Amen. Okay po. Tess Kasim. Amen. Watching from Urdaneta, Pangasinan. Amen po, no? Share lang po natin, mga kapatid, para po mas marami po ang makarinig ng salita ng Panginoon. Okay po. Okay, sige, simulan natin. Ituloy pa lang natin. Ituloy po natin. Okay po. Number one, Christ Jesus. No? Kung mapapansin nyo po, yung cost, ginawan ko po ng acronym. Yan po yung cost. Okay? Cost of transformation. Cost of a transformed life. And this pertains, the cost pertains to the life of Jesus Christ. Amen? And to the love of God the Father. That's the cost of our transformation. Amen? So ngayon po, number one, Christ Jesus the Redeemer. Okay po. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Bakit po kaya naging naranasan niya yung maging siya yung masumpa o ma-curse? Dahil alam niyo po, sa Hebrew, sa Old Testament, pag ikaw po ay may masamang kasalanan, nakahiyahiyang kasalanan, ang pinakamataas po na gagawin sa iyo ay ipako ka sa puno o ipako ka sa wood. Okay? Noong time nga lang ni Jesus Christ, ito po ay ganyan na, pa-cross na. Pero nung umpisa, hindi po. Minsan nga po, habang nakapako ka sa puno, sinusunog ka. Ganun po dati. Kaya sabi po dyan, for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Sabi sa Galatians 3:13. Pero ang sabi, Christ has redeemed us. Sabi, when we are yet sinners, Christ died for us, for you and for me. Kapatid, no po, sinigurado na po ng Panginoon. Ang tanong, handa po ba tayo?
Christ Jesus the Redeemer. Pag sinabi nating Redeemer, tagapagbigay buhay, tagasagip, siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. The cost of transformed life. Tandaan niyo po, kahit po tayo kumikita, kahit po tayo nakaka-gain ng mga professionals, sabihin natin professional awards, maganda ang ating negosyo, no? Sabi sa salita ng Panginoon, what profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Kaya mahalagang mainawaan natin, malaman natin the cost of transformed life. Kahit po tayo may mataas na pinag-aralan, pag hindi natin nakita at nabalikan yung original design ng Panginoon sa atin, to worship Him, to glorify Him, to serve Him, to be like Him. Sabi ni ano ni Paul no po sa Galatians 4 verse 9, di po ba? Para ako nanganganak ulit. Kaya sa titigas ng ulo ng mga tao no. Sabi niya, para ako ulit nanganganak sa inyo. Pero hindi ako titigil until Christ be formed in you. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No po? Kaya tayo pong mga lingkod ng Diyos, let's prepare, let us pray, the discipline of prayer, let's pray. Na sa oras po na tayo po ay magkakaroon ng challenges, huwag po tayong magkulang sa grasya na nanggagaling sa Diyos. Why? Because that's who God is. And we are made according to the image and likeness of God. At bago umalis si Jesus Cristo, sabi niya, you can perform, you can do better than me. What's the key? Faith. Faith. Pananampalataya. Pero paano nga naman sila mabubuo ang pananampalataya kung walang nakakarinig ng salita? Paano naman daw sila maniniwala kung hindi nila alam at hindi nila naririnig ang tungkol dun sa pananampalataya na nila? At paano naman daw sila makakarinig kung walang naghahayag ng salita ng Panginoon? Sabi sa Romans 10:14. Kaya mga kapatid, magpakatatag tayo, magpakalalim tayo sa salita ng Panginoon, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Pangarapin natin na yung talas ng pagsasalita tungkol sa biyaya ng Panginoon, tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa tungkol sa salvation ng Panginoon, tungkol sa pakaligtasan ng Panginoon, ay matutunan natin. Maging matalas tayong magsalita. At yun ay hindi mangyayari, mga kapatid, unang-una kung walang naghahayag ng salita ng Panginoon. Pangalawa, kung walang nakikinig. Kung may nagsasalita at may nakikinig, mga kapatid, ito yung kahalagahan ng the cost of transformed life. Walang magsasalita at walang makikinig kung walang mensaheng pakikinggan. At sino nga? Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Christ Jesus the Redeemer. Amen. Praise God. Okay. Number two. Obedience to the Father. The cost of a transformed life. Anong sabi ng Panginoon? Sa Luke 23:46, kung meron mang napakataas at hindi natin maitanggi na pagsunod ng ating Panginoon, dahil alam naman natin, wala tayong ibang modelo sa pagsunod kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay po? Kung meron man, yung pinakamataas na pagsunod hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya sa Luke 23:46? And when Jesus had cried out with a loud voice, siya daw po'y sumigaw, sabi, sa iyo, Ama, Father, into your hands I commit my spirit. Napatunayan niya po ba that he really commit his spirit? Yeah. When he said this, na andoin yung dalawang, kung tawagin po sa atin ay, kung tawagin po sa secular ay praxis. Theory and practice. Na andoon yung dalawa, mga kapatid, habang sinasabi niya na kinukumit ko sa iyo, Lord, ang aking spirito, nandun siya nakapako sa cross. Hindi mo maitatangging totoo ang kanya sinasabi. Having said this, he breathed
his last. Ganun na lamang po talaga ang pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama. At sabi sa Psalms, no? Sabi ni David, almost the same. Sabi ni David sa Psalm 31:5, "Into your hands I commit my spirit. You have redeemed me." Inulit niya yung number one. "You have redeemed me." Sa anong paraan? Maraming beses nagkamali si David. Tama po ba? Pero siya'y tinubos. Siya'y pinanumbalik ng Panginoon. Redeem. No? O Lord, faithful God. Pero anong meron kay David? Para po maunawaan natin. Huwag lang makita, no po, sa ating mga nakikinig, huwag lamang po ang makita nyo ay yung kabaitan at kabutihan ng Panginoon. May ginawa rin po si David. Anong meron kay David kung bakit siya'y nire-redeem ng Panginoon? Marunong po talaga siyang humingi ng tawad, magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ulitin ko po. Anong meron si David? Kung bakit si David kahit nagkakasala, ilang beses nagkasala sa harap ng Panginoon, siya'y niredeem ng Panginoon, sabi niya. You have redeemed me, O Lord, faithful God. Okay po? Dahil si David ay marunong humingi ng tawad, marunong magsisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi katulad ni Saul. Okay? Nagmalaki pa siya kay Samuel. Obedience to the Father. Okay? It is impossible, no? To please God. Amen? Sabi po dito, Psalms 31:5, "Into your hands I commit my spirit," sabi ni David. "You redeemed me, O Lord, faithful God." So mga patid, the cost of a transformed life, bakit meron po tayong binagong buhay, ito'y bunga ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, in order for us to radiate, ipakita, impluensyahan, turuan ng susunod na henerasyon, tayo mismo sa ating henerasyon ay matutong sumunod sa ating Ama. Amen po? Praise God? Mga patid, ang pagsunod po hindi lang sa bibig. At ang pagsunod, kasama ang ating lakas, kasama ang ating isip, ang galing, ang mga giftings natin, even our personal resources, kasama po yan sa pagsunod sa ating Ama. Tandaan natin, everything na meron tayo, we are steward of it. Ang tamang kaisipan, tayo po'y katiwala ng lahat ng pagpapala. Kaya wag po nating patigilin ang pagpapalang ito sa atin. Kaya nga po ini-encourage ko kayo. I-share niyo po ito. It's just a click of your finger para ma-bless ang mga kaibigan, para ma-bless ang ating mga mahal sa buhay, mga patid. Huwag niyong patigilin ang blessing sa inyo. Hindi po nalulugod ang Panginoon dyan. Ang tamang gawin ay i-share mo ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa salita ng Panginoon, kung alam mong tama at hindi mo ginawa, ikay nagkakasala. Kung alam mo namang mali, pero ginawa mo pa rin, ikaw pa rin ang nagkakasala. The sin of omission and the sin of commission. Amen? So ngayon, mga kapatid, number 3, salvation is Jesus. Okay po? The cost of a transformed life ay ang isang Jesus, ano po, na ipinadala ng kanyang Ama. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganun na lamang ang pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pakinggan niyo po yung susunod na salita at napakalaga po nito. This is about salvation. Sabi, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak at nang kung sino man, ang sa kanya'y manampalataya, kailanman sumampalataya, kailanman ay hindi na siya mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That whoever believes in Him
should not perish but have everlasting life. Sino man po ang maniwala? Kapatid, kaibigan, mga bago pong mga nakikinig, kung hindi nyo pa po sure, hindi po kayo sigurado na kayo po ay may personal na relasyon sa ating Diyos, na si Jesus ay itinanggap nyo na sa inyong buhay, sa inyong puso bilang Diyos at tagapagligtas, may pagkakataon po tayo ngayon. Pwede po tayo mag-pray mamaya. Ito po'y panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Kapatid? Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life. Sabi sa John 1:12, but as many, okay? But as many as received Him. Sino yun? Si Jesus Christ, yung Him. Capital letter yan. Him. To them, He gave the right to become children of God. Yan ang unang-unang benepisyo ng isang taong tatanggap kay Hesus Kristo. Ikaw po'y magiging anak na ng Diyos to those who believe in His name. Amen? So mga patid, this will take just a couple of minutes. Okay? Inaanyayahan ko kayo sa isang prayer. No po? At kung sakali man magkaroon kayo ng pagkakataon na maipag-pray nyo rin po ang ibang tao, i-replay nyo lang po ito. Gayahin nyo po ito. Matulungan nyo, maturuan nyo ng kaligtasan ng ibang tao. Be the bearer of good news of God. Amen? Sige po. Let's pray. Kapatid, ang ating pong ipapanalangin ay panalangin ng pagtanggap. Ito po'y personal mong panalangin. Igagay ko lamang po kayo. Ito po, ariin nyo po na ito inyong personal na panalangin sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y tinatanggap mo na sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas. At anong sabi? Kung sino daw pong tumanggap sa Kanya? But as many as received Him, sabi sa John 1:12, they, to them, He gave the right to become a children of God. Kung may karapatan man tayong hinahabol, habulin natin yung karapatan nating maging anak ng Diyos. Amen? Kung meron tayong gustong karapatang habulin, unahin natin ang karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So mapatid, ihanda niyo po ang inyong mga puso. Tayo po'y magdarasal ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Oh Lord, salamat po. Sabayin niyo po, no po, ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa hapong ito, naunawaan ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at kapatawaran. Sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip magpahanggang ngayon. Lord, patawarin mo po sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Salamat po, Lord, sa kapatawaran. At sa oras na ito, Panginoon, sa aking puso, sa aking isip, sa aking buhay, Ikaw, Panginoong Jesus, ay akin pong tinatanggap bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, Ikaw na po ang aking Diyos at paglilingkuran. Sakupin mo po ang aking buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa regalong buhay. Amen and amen and amen. Lord, narinig niyo po. Una lang po mananalangin. Lord, narinig niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, aking dalangin, buksan mo po ang durungawa ng iyong kalangitan sa bawat buhay na nanalangin sa hapong ito. Pagpalain mo po sila, padamon mo po sa kanila pagmamahal ng isang ama. At higit sa lahat, Panginoon, para mo po sa kanila, ipadanas mo po sa kanila ang binagong buhay ng Diyos. Marami pong salamat sa ilang mo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Salamat po, mga kapatid. Na po. Yan, andyan na rin po si Ate Lynn. Na po, Kuya Samuel. Andyan na rin po si Kuya Samuel. Si Sister Anacleta Paro Torres. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa atin. Ate Lynn Cabisada, Ate Yogi. Yan, masisipag ng mga taga
kape at pandasal. No po. Oh, si Brother Joseph Antonio Anthony Kaiko, no, nasa US po siya. Brother Joseph, no, keep on watching. Maraming pong salamat sa inyong mga buhay. Ano po? And siyempre, kung naandyan si Kuya Samuel, naandyan din po si Ate Salve, no? Hindi pwedeng wala. Amen. Ha? Welcome po sa ating lahat. Praise God. At ang ating last point, no po, the cost of transformed life, ano po yung ibinigay sa atin? Transformative love. Galing, ano? Transformative. Nagbabago pala ng buhay ang pagmamahal. Sabi nga po, kindness lead to repentance. Siyempre, hindi ka naman magiging kind kung hindi mo mahal yung tao. Ano? Okay po. So, pag sinabi natin transformative love, no po, ito daw po yung pagmamahal na nagbabago ng laman ng puso ng tao. Why? Because there is a high, no po, high regard in terms of the holiness, the spiritual senses ng isang tao, oh sorry, ng Diyos papunta sa tao. Kaya ang sabi sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Tayo daw po'y minahal natin ng Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? At itong pagmamahal na ito, nung naranasan natin, maraming tao galit sa mundo, nagre-rebelde sa mundo, wala ng pag-asa dahil sa mundo. Nung naramdaman yung pagmamahal ng ating Panginoon, through the people of God, through the servant of God, may mga tao nagmalasakit, mga mananampalataya, nagmalasakit, pinutahan sa bahay, sinira ng salita ng Panginoon, nasunugan, sinuportahan, pinakilala ang ating Panginoong Hesukristo, tinuruan ng kaligtasan, nabago ang puso, naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, nagsisilbi na saan? Church. Yan po yung transformative love. Bata na walang pag-asa, bata na inalipin ng ama, ginawang pusher. Ano po? Imbis na kalingain ng ama, protekta ng ama, yung anak niya ginawang pusher. Tagabenta ng drugs. Pero dahil siya'y nakakilala sa Panginoon, dahil may nagpakilala sa kanya, dahil may nagsalita sa kanyang buhay. Andaan niyo po yan. Ito po, sa Romans 10:14, hindi makakapakinig ang tao at hindi makakaunawa ang tao kung walang naghahayag ng salita. Romans 10:14. At wala pong mabubuo, hindi mabubuo ang pananampalataya kung walang naririnig na salita ng Diyos. Romans 10:17. Pag sumikapan natin, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, maging matalas po tayo sa salita ng Panginoon. At sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, it's like a double-edged sword. Okay po? Kung meron man tayong dapat kabisaduhin, kabisaduhin natin ang salita ng Panginoon. Kung meron man tayong dapat habulin, habulin natin ang karapatang maging anak ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos at ang ating pagiging anak ng Diyos will lead you to a transformed life. Bukas, pag-uusapan po po natin yung kadukusong yan. Ano ang buhay when we say transformed life? Amen? For now, mga kapatid, I hope tayo po ay may na-bless at natutunan po bilang mga summary. The cost of a transformed life, Christ Jesus, the Redeemer. O, obedience to the Father. S, salvation is Jesus. And 4, a transformative love. That's the cost of transformed life. May taong sumunod upang tayo maligtas. May nagmahal sa atin kung ba tayo naligtas. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po. Baka meron pa pong yan. Okay. And ayan, si isa sa mga kababata, no? Actually, ang talagang kaibigan nito yung aking kapatid na isa pang pastor, no po. Hi to Pastor Wilson Faustino, ang kaibigan niya si Roniel Tobias. Bata pa lang kami, magkakasama na po kami nito. Roniel, okay? Whatever is the situation, whatever is the challenges, just stay with God.
Okay? Pray. No? Pray. Okay po? And then, amen po. Praise our Almighty God po. Thank you po. Talagang nag-ano si Pastor Erickson Tech. Hallelujah. Praise God. Amen. So, bukas po ay ang i-discuss naman po natin, anong effect, no? What is the effect of the cost, no? Itong mga pagmamahal at pagpapasakit, pagsasakripisyo, no po, o pagsunod ng ating Panginoon. Amen? Sa ating buhay. Kapatid, this afternoon, ay po, po'y nananalangin na tayo po'y na-bless ng Panginoon. Pwede niyo po yung i-replay. Kasama po yung ibang mga segment, nauna pang segment. Opo. At pwede niyo pong i-share, mga patid. And I believe, okay, na tayo po'y na-bless sa hapong ito. Let us all pray. Father God, we thank you, Lord, sa salita na amin pong narinig, sa iyong mensahe sa amin. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa imbling ko. Lord, I just pray, and I humbly pray, Lord, continuous anointing and fresh revelation sa inyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga staff, kila Gab, kila Ria, kila Path, kila Dash, sa mga nasa likod po ng multimedia, kay Jed, Panginoon, at sa iba pang mga kabataan na nandito sa likod ng multimedia ng The Hub of Christ. Lord, patuloy ng palakasin sa spirito at katotohanan pagpalain ng mga kabataan ito. Ganun din, Panginoon, sa lahat po na nakapakinig ng iyong salita. I declare blessing upon blessing. I declare victory. Na sa araw-araw, na hamon ng buhay, ang iyong salita ang kanilang sanggalan upang sila'y manatiling mananagumpay. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa buhay ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming pong salamat. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Nag-iiwan po sa inyo na ang kapayapaan at katatagan ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone.